Marshall P., Kabanata 789. Great Elder Xu Wei. Ang tatlong Demon Race Saint Realm Master ay walang alam tungkol kay Saint Esnan at agad na nagsimulang lumaban, nahulog sa isang mapait na pakikibaka. Bagamat tatlo sila, ang cultivation ni Saint Esnan ay isang minor realm na mas mataas kaysa sa sino man sa kanila, kaya kahit na lumalaban siya ng isa laban sa tatlo, hindi siya dahado. Nang makita ito, tuwang-tuwa si Yang Kai. Walang sabi-sabi, hinailan niya si Anlinir at tumakas. Ang munting brat na ito. Bagamat nakita ni Yumo ang eksenang ito, hindi niya napigilan ang sarili na pigilan ito, kaya hindi niya napigilan ang pagiling ng kanyang mga ngipin sa galit. Dahil alam niyang imposibleng matapos ang misyon na ito, inilabas ni Yumo ang lahat ng kanyang galit kay Saint Esnan, hindi nagpakita ng anumang awa habang ipinatawag niya ang kanyang Saint Grade artifact at naglabas ng napakalaking lakas. Matapos ang kalahating stick ng insenso na halaga ng oras, sina Yang Kai at Anlinir ay tumakas ng 100 kilometro ang layo. Kahit na mula sa malayo, ang mga shockwaves mula sa labanan sa pagitan ng mga master ng Saint Realm ay ramdam pa rin, na nagdulot kay Yang Kai na makaramdam ng matagal na takot. Dati nang nararamdaman ni Yang Kai na tila may pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Saint Realm at Mortal Realm. Hindi ito isang Great Realm Gap, ngunit ang Chulchi na dumadaloy sa katawan ng bawat Saint Realm Master na nakatagpo niya ay medyo naiiba sa mga nasa Mortal Realm. Nang hindi umabot sa antas na ito, hindi alam ni Yang Kai kung ano ang mga misteryo ng Saint Realm, kaya maaari na lamang siyang maghintay hanggang mamaya upang makahanap ng taong magtatanong. Biglang sumigaw si Anlinger, bahagyang kumunot ang kanyang noo, tila tahimik na nakaramdam ng kung ano. Kasabay nito, lumubog din ang mukha ni Yang Kai. Sa ilalim ng pagsisiyasat ng kanyang divine sense, natuklasan niya na mayroong ilang malupit na nangungunang mga masters sa kanyang harapan, na lahat ay mabilis na lumalapit sa kanya. Ang mga aura na nagmumula sa mga master na ito ay hindi mas masahol pa sa grupo ni Yumo, at isa sa kanila ay maihahambing pa kay Saint Esnan. Sa mapanglo na ilang na ito, sa napakaraming mga masters ng Saint Realm na biglang lumitaw, mahirap para kay Yang Kai na huwag pansinin sila. Nanghihilahin na ni Yang Kai si Anlinger palayo sa papalapit ng mga master na ito, biglang ngumiti si Anlinger. Biglang ngumiti si Anlinger, nakakarelax ang kanyang noo habang sumisigaw. Mga tao ito ng aking Holy Land. Natigilan si Yang Kai. Nakaligtas na tayo, malamang na nagdala ng reinforcement si Great Elder Xu Wei. Nang marinig niya ito, kumunot ang noo ni Yang Kai. Bagamat pakiramdam niya ay nagkataon lang, hindi naman imposible. Kung isa talaga itong master mula sa Nine Heavens Holy Land, ang kailangan lang nilang gawin ay subaybayan ang figure ni Saint Esnan at mahahanap nila si Anlinger, basta buhay pa si Anlinger. Si Yang Kai ay likas na gustong tumakas. Ayaw ni Yang Kai na makipag-ugnayan sa mga tao mula sa Nine Heavens Holy Land, ngunit sa sandaling lumitaw ang ideyang ito, pinigilan niya ito. Kung aalis siya sa oras na ito, makokonsensya siya at magdudulot lamang ng mga hinala ng mga ekspertong iyon. Higit pa rito, hindi sigurado si Yang Kai kung papakawalan siya ni Saint Esnan pagkatapos niyang humiwalay kay Anlinger. Kung pinilit niyang umatras si Yumo at ang iba pa at pagkatapos ay susundan siya ng mag-isa, hindi siya makakalaban. Walang alinlangan na mas ligtas na manatili sa mga eksperto sa harap niya. Anlinger. Biglang tumawag si Yang Kai. Kumusta ang pakikitungo ko sa iyo sa panahong ito? Kamusta na ako? Nagulat si Anlinger, ngunit pagkatapos itong pag-isipang mabuti, bahagyang namula ang kanyang pisngi habang bumubulong. Napakagaling. Kung ito man ay nasa seabed o sa loob ng mahiwagang maliit na mundo. O marahil ay dahil sa Demon Land, inalagaan siya ni Yang Kai, kahit na sila ay tumatakas, isasama niya siya, na nagbabahagi ng maraming pagsubok at paghihirap sa kanya sa loob ng halos 1 taon. Matagal nang itinuring ni Anlinger si Yang Kai bilang isang taong maaasahan lamang niya. Kung gayon ay bigyan mo ako ng pabor, kapag nakita mo ang mga tao mula sa iyong Holy Land, huwag mong banggitin ang anumang bagay tungkol sa Holy Land. Ang galing mo, ayaw mong maging Holy Master. Naunawaan ni Anlinger ang mga intensyon ni Yang Kai. Dahan-dahang umiling si Yang Kai. Sinabi ko na, kahit hindi ako maging Holy Master, maaabot ko pa rin ang ganoong taas. Daang taon para maging kalansay ako. Kung mamatay ako, di bale, maraming tao ang malulungkot. Lahat ba sila babae? Mahinang tanong ni Anlinger, puno ng selos ang tono niya. Isa o dalawa lang, awkward na sabi ni Yang Kai. Mabuti, dahil tutol ka, wala akong sasabihin. Kapag nakarating na tayo sa ligtas na lugar, makakaalis ka na mag-isa. Sigurado akong hindi ka masyadong ipapahiya ni Great Elder at ng iba pa. Itinikom ni Anlinger ang kanyang mapupulang labi. Bahagyang tumanggo si Yang Kai, hindi binabagalan ang kanyang lakad habang lumilipad siya pasulong upang salubungin sila.
Habang nag-uusap ang dalawa, kumalat ang ilang divine senses mula sa kabilang panig at sinimulan silang suriin. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng mga divine senses na ito ay nagpahayag ng isang uri ng kagalakan at pananabik, tila nakilala ang aura ng buhay ni Anlingir. Ilang sandali pa, ilang buhitan ng liwanag ang pumasok sa mga mata ni Yang Kai at mula sa malayo, may tumawag. Ang kamahalan ba ang saintess? Mahusay na elder. Mabilis na tumugon si Anlingir. Ito talaga ang Her Highness ang saintess. Ang bilis ng ilang strike ng liwanag ay tumaas at sa isang kisap mata, dumating sa harap ni Yang Kai at Anlingir. Apat na Saint Realm Masters. Ang mamumuno sa kanila ay dapat na ang dakilang Elder Xu Wei na binanggit ni Anlingir, isang Second Order Saint, ni kahit kititing na mas masahol pa kay Saintess Nan. Nakasuot ng kulay abong balabal, kumikinang ang kanyang mga mata at ang kanyang ekspresyon ay may pagkamangha at dignidad. Sa likuran niya ay may tatlong iba pang mga saints, na lahat ay dapat na mga master mula sa Nine Heavens Holy Land. Ang gayong malupit na lineup ay nagpakita kung gaano kalakas ang pamana ng Nine Heavens Holy Land. Kung tutuusin, kung ang matandang Holy Master at Saintess Nan ay hindi namatay, ang Holy Land ay magkakaroon pa ng dalawa pang top masters. Ang Soaring Heaven Sect ay napakalakas na puwersa, ngunit mayroon lamang itong dalawang saints, ang isa ay si Chuling Xiao at ang isa ay isang martial uncle na hindi pa nakita ni Yang Kai. Kung ikukumpara sa Nine Heavens Holy Land, medyo mahina ang Soaring Heaven Sect. Sa ganoong pamana, ang Nine Heavens Holy Land ay maaaring ituring na isa sa pinakamalakas na puwersa sa buong mundo, ngunit pagkatapos maranasan ang pagkamatay ng matandang Holy Master at Saintess Nan, ang Nine Heavens Holy Land ay dapat na hamina ng malaki. Sa mga pagpapala ng matandang Holy Master sa langit, ligtas at maayos ang kanyang kataas-taasang saint. Nagmamadaling ikinulong ni Xu Wei ang kanyang mga kamao at yumuko, ang hitsura ng kaginhawaan ay lumitaw sa kanyang mukha. Karamihan sa iba pang tatlong masters ay nagsuot din ng mga katulad na ekspresyon. Halatang nag-aalala silang lahat sa kaligtasan ni Anlingir. Matapos makita si Anling, lahat sila ay nagmamadaling nagtanong tungkol sa kanyang kapakanan. Kinawayan lang ni Anlingir ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ayos lang siya. Pagkasabi nito, ang pares ng matatalas na mata ni Great Elder Xu Wei ay biglang tumitig kay Yang Kai, isang pagsang-ayon ang sumilay sa kanyang mukha habang siya ay bahagyang tumango. Ito dapat ang magiging Holy Master, oo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai habang nakakunot ang kanyang noo. Ang matandang ito na nagsasabi ng ganoong mga salita sa unang tingin ay medyo nawala ng malay kay Yang Kai. Nagulat din si Anlinger at mabilis na umiling. Hindi, Great Elder, mali ang pagkakaintindi mo. Haha, ang kamahalan na saintess ay hindi kailangang magtago ng anuman sa akin. Ano ang nangyari sa iyo sa Outer Islands, natutunan ko kay Chenny. Paulit-ulit na tumango si Xu Wei, sumilay sa kanyang mga mata ang tingin ng pagpapahalaga at kasiyahan. Bata at may pag-asa, ang tunay na kayang maunawaan ang tatlo sa Nine Heavens Divine Skills ng sabay-sabay ay isang bagay na hindi pa nagagawa ng nakaraang Holy Master. Lalong nagulat si Yang Kai sa kanyang puso, ngunit sa panlabas, siya ay nanatiling walang malasakit, hindi nagpapakita ng anumang balak na magsalita. Sa kabilang banda, napanganga si Anlingir saglit bago nagtatakang nagtanong. Hindi namatay si Uncle Chen. Sa Outer Islands, para bigyan ng oras si Yang Kai at Anlingir na makatakas, si Chen Ning at ang iba pang Mortal Realm Masters mula sa Nine Heavens Holy Land ay naglunsad ng suicidal attack kay Saintess Nan. Si Yang Kai ay personal na nasaksihan si Chen Ning na binugbog ni Saintess Nan, kaya walang dahilan para siya ay nakaligtas. Malungkot na umiling si Xu Wei. Patay, sa iyong koponan, lahat ng tao maliban sa iyo ay namatay, ngunit bago namatay si Chen Ning, nag-iwan siya ng isang mensahe. Dahil dito nalaman kong natagpuan mo na ang hinaharap na Holy Master. Dahil din sa pagsunod namin sa lakad ni Saintess Nan kaya ka namin mahanap ngayon. Ito ay karaniwang kapareho ng nahulaan ni Yang Kai, ngunit sa pag-iisip tungkol kay Chen Ning, hindi napigilan ni Yang Kai ang pudgling ng kanyang mga ngipin. Namatay ang bastos na iyon, ngunit bago siya namatay ay nagdulot siya ng labis na problema para sa kanyang sarili. Ang kanyang pagkamatay ay talagang hindi nararapat na pagsisihan. Tahimik na sinulyapan ni Anlingir si Yang Kai at nakitang hindi masyadong maganda ang kanyang kutis, hindi mapigilan ang kanyang puso na manginig, hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi tayo dapat magtagal dito, umalis na tayo dali. Tumingin si Xu Wei sa paligid ng 100 kilometro ang layo at mabilis na sinabi. Tumango ang lahat. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Ang saintess na iyon. Hindi ba niya ito papansinin? Awkward na ngumiti si Xu Wei. Hindi ako natatakot na pagtawanan mo ako, ngunit hindi ako ang kalaban ng saintess, kaya kahit gusto kong makialam, wala akong magagawa.
Kung gayon, hindi ba niya ako laging hahabulin at si Anling Ear sa hinaharap? Bahagyang hindi nasisiyahan ang ekspresyon ni Yang Kai. Kapag bumalik tayo sa Holy Land, walang magiging problema. Hanggat bumalik tayo sa Holy Land, hindi tayo hahabulin ng Saintess. Mabilis na sagot ng isa pang Saint Realm Master. Kaya nga kailangan nating magmadaling bumalik sa Holy Land. Nang magsalita si Shu Wei, tumingin siya kay Yang Kai ng maingat, na parabang iginagalang niya ito. Maganda ang ugali ng kabilang partido, kaya kahit na hindi masaya si Yang Kai at ayaw niyang magkaroon ng anumang kinalaman sa Nine Heavens Holy Land, wala siyang choice kundi sundin sila. Nagpa siya si Yang Kai na obserbahan sila sandali. Kung magpakita sila ng anumang mga palatandaan ng hindi kasiya siya sa kalsada, siya ay agad natatakas at hindi kailanman lilito sa harap ng sinuman mula sa Nine Heavens Holy Land hanggang sa siya ay lumaki. Gayunpaman, ngayong nalaman na ni Shu Wei at ng iba pa na pinag-aralan niya ang Nine Heavens Divine Skills, hindi nila siya papayagang umalis, na naging sanhi ng pananakit ng ulo ni Yang Kai. Sa kanyang pahintulot, lumuwag ang ekspresyon ni Shu Wei, binalot si na Yang Kai at Anling Ear sa kanyang Yuan Chi bago lumipad. Makalipas ang ilang sandali, umalis ang grupo sa Demon Land. Ang Divine Sense ni Saintess Nan, na nakalock kina Yang Kai at Anling Ear, ay naputol din dahil sa malaking distansya sa pagitan nila. Hanggang ngayon ay nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Habang lumilipad si Shu Wei, tila matamang nakatingin sa kanila si Shu Wei, ngunit sa katunayan, lihim din niyang pinagmamasdan sila, puno ng pagkamangha ang kanyang puso. Napansin niya na si Anling Ear ay tila masyadong nagmamalasakit kay Yang Kai, hindi tulad ng isang saintess na nagmamalasakit sa hinaharap na Holy Master, ngunit mas katulad ng isang babaeng nagmamalasakit sa isang lalaki. Paminsan-minsan, maingat na pinagmamasdan ni Anling Ear ang ekspresyon ni Yang Kai, at sa tuwing nakikita niya itong nagpapakita ng marangal na ekspresyon, ang puso ni Anling Ear ay mas bumibilis. Itong hinaharap na Holy Master ay kamangha-mangha. Kung anong uri ng tao si Anling Ear, mas alam ni Shu Wei kaysa sa iba. Bawat saintess na nilinang ng Holy Land, sino sa kanila ang walang mata sa itaas ng ulo? Ang hinaharap na Holy Master na magawang masunurin ang saint sa napakaikling panahon ay isang patunay ng kanyang kagandahan at kakayahan. Marshall Peak, Kabanata 700. Ang pagpipilit sa akin magagalit lang. Kung ito lang ang naruroon, masasabi lamang na nakuha niya talaga ang pagsang-ayon ng saintess. Ang higit na kapuri-puri ay ang kanyang paglilinang ay hindi mababa, isang ganap na second order transcendent. Noong una silang dumating, hinuhulaan na ni Shu Wei kung anong uri ng cultivation ang mayroon itong hinaharap na Holy Master. Kung isa lamang siyang Immortal Ascension Boundary Cultivator, na may mga mapagkukunan ng Holy Land at Secret Arts, aabutin lamang ng ilang dosenang taon para tumayo siya sa tuktok ng Marshall Dao, ngunit ang katotohanan ay labis na ikinagulat niya. Ang ganitong batang Second Order Transcendent ay isang pambihirang pag-iral sa buong Tongzuan Realm. Sa pag-iisip tungkol sa mensaheng iniwan ni Chen Ning bago siya mamatay, hindi mapigilan ni Shu Wei na mapangiti, habang tumitingin siya kay Yang Kai, mas nalulugod siyang natagpuan siya. Siya nga pala, Your Highness, paano mo nagawang makatakas mula sa Outer Islands? Sa pagkakaalam ko, ang Outer Islands ay winasak ni Saintess Nan, at halos walang nakaligtas. Curious na tanong ni Shu Wei habang lumilipad sila. Sumulyap si Anling Ear kay Yang Kai, at nang makitang bahagyang tumanggo si Yang Kai, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa ancient ruins sa ilalim ng dagat. Isang void corridor. Itinaas ni Shu Wei ang kanyang kilay at masayang sinabi. Talagang pinagpala ng langit ang aking Holy Land. Kaya, pagkatapos mong lumabas sa void corridor, nakarating ka sa Demon Land, tama ba? N. Mabilis na tumanggo si Yang Kai, sa takot na ibunyag ni Anling Ear ang mahiwagang maliit na mundo. Pagkarating namin sa Demon Land, hindi sinasadyang nahulog kami sa mga kamay ni Zuli at nakatakas lang ilang araw na ang nakalipas. Monyong General Zuli, namutla si Shu Wei habang ang tatlo pa ay nagsusuot din ng gulat na mga tingin, wala ni isa sa kanila ang umasa na makakatakas si Yang Kai at Anling Ear mula sa gayong makapangyarihang karakter na nagdulot sa kanila ng matinding paghanga. Kung nahulog sila sa mga kamay ni Zuli, malamang na namatay sila ng walang pag-aalinlangan. Napagtanto ito, ang mga master ng Nine Heavens Holy Land ay naging mas magalang sa magiging Holy Master, Yang Kai. Lumilipad sa iba't ibang sikat na bundok at ilog, si Shu Wei at ang iba ay hindi bumagal kahit kaunti, mabilis na nakatakas mula sa pagtugis ni Saintess Nan. Sa daan, sinasadya o hindi sinasadya ni Shu Wei na nagtanong tungkol sa pinagmulan ni Yang Kai at medyo nagulat nang malaman na siya ay mula sa Soaring Heaven Sect. Ang Soaring Heaven Sect ay hindi isang mahinang puwersa. Gayunpaman, medyo malayo ito sa Nine Heavens Holy Land. Hindi sila masyadong nakikipag-ugnayan sa isa't isa.
ang lakas ng Soaring Heaven Sect ay tumaas din kamakailan, tila bigla silang nakakuha ng apat na Saint Realm Masters. Sa pagsasalita tungkol sa Soaring Heaven Sect, bumuntong hininga ang isang matandang lalaki na may maputlang kutis. Kung ganoon nga, ang kanilang kabuuang lakas ay higit sa aking Holy Land. Apat na dagdag na tao. Masayang ngumiti si Yang Kai nang marinig niya ito at agad na naisip si Kang Yan at Fayo. Tila nakuha nila ang medicinal liquid ng Thousand Year Demon Flower mula sa Floating Cloud City. Malaking tulong talaga ito sa kanila. Narinig ko na rin ang tungkol sa bagay na ito. 2 taon na raw ang nakalipas, ang apat sa kanila ay nagsama ng isang alchemist sa Floating Cloud City sa neutral na teritoryo para makipagkumpetensya para sa Thousand Year Demon Flower. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang alchemist na iyon. Parang binata. Mga kasing edad ng ating magiging Holy Master. Sa pagsasabi nito, makahulugang itinoon ni Xu Wei ang kanyang mga mata kay Yang Kai. Nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ni Yang Kai habang nagkunwaring hindi niya narinig. Sa oras na ito, kahit anong sabihin niya, 300 tail ng pilak lang ang ihahayag nito. Malinaw, may naisip na si Xu Wei. Gayunpaman, ang matandang ito ay walang anumang masamang hangarin sa kanya, kaya hindi masyadong nag-alala si Yang Kai. Nang makitang hindi nagsasalita si Yang Kai, tumawa si Xu Wei. Hindi na kailangang mainggit sa iba. Ang aking Holy Land ay may bagong Holy Master. Hindi magtatagal bago niya maibalik ang kanyang Yuan Chi at marahil ay umabot pa sa mas mataas na antas. Oo, oo, oo. Nagmamadaling tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Lahat sila ay may malaking inaasahan para kay Yang Kai. Sumimangot si Yang Kai at sinabing, "Mga kaibigan, wala akong balak makialam sa posisyon ng iyong Holy Master. Pagdating natin sa angkop na lugar, maghihiwalay tayo." Ah! Si Xu Hui ay may gulat na ekspresyon. "Ayaw mong maging Holy Master." Tumanggo si Yang Kai. "Maraming beses ko nang napag-usapan ang bagay na ito kay Anling Ir. Natutunan ko ang iyong 3 Nine Heavens Divine Skills nang hindi ko lubos na nauunawaan ang mga ito. Sa karamihan, hindi ko nagagamitin ang 3 Divine Skills na ito sa hinaharap. Ito." Ang ilang mga saint ay biglang natigilan. Anling Ir pursed her red lips and also said, "Malaki ang responsibilidad ko sa bagay na ito. Hindi niya natutunan ang divine skills ng Holy Land ko, kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ako." Nakakunot ang noo ni Xu Wei habang sinulyapan si Na Yang Kai at Anling Ir, tila malalim ang iniisip bago biglang nagpakawala ng malakas na tawa, "Huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Dahil ang kapatid na lalaki ay mula sa Soaring Heaven Sect, kami hindi ka mapapahiya kung ito ay maginhawa para sa iyo. Bakit hindi ka bumalik sa Holy Land kasama namin bilang isang panauhin at gamitin ang iyong sariling mga mata upang makita kung ano ang Holy Land? Pagdating ng panahon, kung ipipilit mo pa rin, hindi ka namin pipilitin." Lumiwanag ang ekspresyon ni Yang Kai, alam niyang sa harap ng mga master ng Saint Realm na ito, hindi siya makatanggi. Kapag tumanggi siya, malamang nagagamit sila ng dahas. Bagamat hindi nila siya sasaktan, tiyak na susubukan nilang ibalik siya sa Nine Heavens Holy Land. Nakagawa na ng sapat na konsesyon si Xu Wei. Sa kanyang pagkakakilanlan at lakas, kung talagang nagpa siya siyang gumamit ng puwersa, hindi makakalaban si Yang Kai. Ang pagsasabi nito ay sapat na upang ipakita ang kanyang sinseridad. Mabuti. Bahagyang tumanggo si Yang Kai, ayaw na niyang makipagtalo pa sa kanila. Nang makita siyang sumang-ayon, hindi mapigilan ni Anling Ir na magpakita ng masayang ekspresyon. Nagpatuloy ang grupo sa pagsulong. Hindi tulad ng nakaraang maayos na kapaligiran, pagkatapos malaman na si Yang Kai ay walang intensyon na maging Holy Master, si Xu Hui at ang iba pang mga saint ay patuloy na nagpapalitan ng tingin at mga mensahe ng divine sense, na tila may pinag-uusapan. Napansin ito ni Yang Kai ngunit nagkunwaring hindi ito napansin. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan ng apat na saint na bambahin si Yang Kai ng mga salita, na inilarawan ang lakas at pundasyon ng Nine Heavens Holy Land ng paisa-isa, na ipinakita sa kanya ang iba't ibang benepisyo at magagandang prospect na maging Holy Master sa pagtatangkang tuksuhin siya. Hinayaan ni Yang Kai na damaloy ang mga salitang ito sa kanyang mga tainga, tumangging gumalaw, na naging dahilan upang madama ni Xu Wei at ng iba pang mga saints ang labis na kawalan ng kakayahan. Gayunpaman, mula sa kanilang mga paglalarawan, nakita ni Yang Kai ang isang behemoth. Sa Nine Heavens Holy Land, bagamat maikli ang buhay ng bawat Holy Master, naabot ng bawat Holy Master ang rurok ng Third Order Saint Realm. Anumang puwersa, hanggat mayroon silang Third Order Saint, ay maituturing na pinakamataas na puwersa. Bukod dito, iba rin ang paraan ng paglinang nila sa kanilang mga Holy Master. Sa loob ng Holy Land, mayroong ilang mga lugar na ang Holy Master lamang ang maaaring makapasok, at kung ang isang tao ay maglilinang doon, ang kanilang lakas ay tataas ng mabilis.
Maging si Shuhui at ang iba pang mga saints ay hindi malinaw sa mga misteryo sa likod nito. Mayroon ding mga saints na tumulong sa kanila sa kanilang paglilinang, mula 7 saints hanggang 3 o 4. Mahirap para sa lakas ng isang holy master na hindi mabilis na bumuti. Ang bawat saints ay pinili sa pamamagitan ng isang mahigpit na proseso ng pagpili, at kung ito ay sa mga tuntunin ng kakayahan o kagandahan, lahat sila ay top-notch. Ang mga saints na ito ay ganap na masunurin sa holy master at gagawin ang anumang naisin niya. Masasabing hanggat ang isa ay naging holy master ng Nine Heavens Holy Land, hindi lamang nila matamasa ang mga pagpapala ng maraming kababaihan, magagawa rin nilang mangibabaw ang mundo. Ang tanging sagabal ay ang kanilang habang buhay. Hindi lamang maikli ang buhay ng isang holy master, kundi pati na rin ang habang buhay ng isang saints. Ang dating holy master ay orihinal na may 6 na saints, ngunit sa nakalipas na 50 taon, 5 sa kanila ang sunod-sunod na bumagsak, na naiwan lamang si Saint Teznan. Nang mamatay ang dating holy master, nahulog din si Saint Teznan. Ang dating holy master at Saint Tez ay namatay na lahat, kaya ngayon ang pag-asa ng Holy Land ay nakapin kay Yang Kai at Anling Ir. Paano pahihintulutan ni Shuhui at ng iba pang mga saints si Yang Kai na umalis ng ganoon kadali? Great Elder, nasaan si Shaolian at ang iba pa? Nasulyapan ni Anling Ir ang isang bagay na kakaiba mula sa mga salita ni Shuhui at ng iba pang mga saint at mabilis na nagtanong sa nanginginig na boses. Nagdilim ang mukha ni Shuhui habang nag-aalinlangan siya saglit bago sumagot. Patay na silang lahat. Sa 4 na Saint Esses ng henerasyong ito, bukod sa iyo, ang 3 pa ay pinatay na ni Saint Teznan. Hindi napigilan ni Anling Ir na takpan ang kanyang bibig habang nanginginig ang kanyang mga mata. Siya ay umaasa na ang iba pang 3 Saint Esses ay makakapagbalik ng angkop na kandidato para sa posisyon ng Holy Master upang hindi pilitin ni Great Elder at ng iba pa siyang kay na maging Holy Master, ngunit ngayon na nakatanggap siya ng masamang balita. Hindi niya ito matanggap. Gayunpaman, matapos itong pag-isipang mabuti, ang pangkat ng patrol ng Saintess ay walang sinumang mga masters ng Saint Realm na nagbabantay sa kanila, kaya nang matagpuan sila ni Saintess Nan, wala nang paraan upang labanan sila. Siya ay naging maswerte na nakilala si Yang Kai at nalaman ang tungkol sa pagkakaroon ng Void Corridor ng maaga, kung hindi, ang kanyang kapalaran ay maaaring pareho sa iba pang 3 Saintesses. Your Highness Saintess, mangyaring pigilin ang iyong kalungkutan. Mabilis na umaliw si Shuhui. Kaya ang Holy Land ay umaasa na sa inyong dalawa. Pagkasabi nito, tinitigan niya si Yang Kai na may nagbabagang tingin. Patawarin mo ang kabastusan ng matandang master na ito, ngunit tatawagan muna kitang nakababatang kapatid. Kung hindi pumayag ang nakababatang kapatid na maging Holy Master, sa loob ng 100 taon, ang Holy Land mawawala. Taos-puso ang ekspresyon ni Shuhui habang nagsasalita siya sa marangal na tono. Nagmamadali ring nakiusap ang 3 pa. Manong, pumayag po kayo sa aming bastos na kahilingan. Hindi maaaring maputol ang mana ng Holy Land sa ating henerasyon. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai at inaliw sila. Ang pagtaas-baba ng tubig, ang mga bulaklak ay namumukadkad at nalalanta, walang dakilang puwersa ang makakaligtas magpakailanman. Huwag mo itong masyadong isipin. Hindi ba't ang dakilang Demon God, nakasing lakas ng bilang siya noon, bumagsak din. At saka, hindi lang ako sa mundong ito ang nababagay na maging Holy Master, pero hindi pa nakakahanap ng isa si Anling Ir. Hindi alam ni Little Brother ang buong kwento, kaya hindi nakakagulat na magsabi ka ng mga ganyan. Bawat Saintess of the Holy Land ay maaari lamang pumili ng isang kandidato sa Holy Master sa kanilang buhay. Kapag napili, hindi na nila madarama ang iba. Ngayong pinili ka ng Her Highness Saintess, wala nang dahilan para pumili siya ng iba. So, ako lang ang pwedeng maging Holy Master. Sumimangot si Yang Kai, biglang naramdaman na naging mahirap ang sitwasyon. Mataimtim na tumanggol si Shuhui at ang iba pa. Kung hindi pumayag ang nakababatang kapatid, ang ating Nine Heavens Holy Land ay maghihintay lamang para sa pagkawasak. Kami ay nagsusumamo sa nakababatang kapatid na lalaki na manahin ang posisyon ng Holy Master. Huwag mo akong pilitin, pag tinulak mo ako ng sobra labag ako sayo. Pinandilatan siya ni Yang Kai. Nagbago ang mukha ni Shuhui nang mabilis niyang sinabi. Hindi tayo maglalakas loob. Nang makita ang pagkainip ni Yang Kai, mabilis na sumingit si Anling Ir. Hindi ba't sinabi natin na hindi natin dapat pag-usapan ito ngayon? Bakit mo ito muling binabanggit? Napangiti si Shuhui ng alanganin at nanghihinayang sinabi. Ako ay matanda na at nalilito, sana ay hindi magdamdam ang kapatid. Bumalik muna tayo sa Holy Land upang maranasan ng kapatid ang kaluwalhatian ng aking Holy Land. Ang matandang master na ito tiyak na maaaliw ka ng mabuti.
Sa lalong madaling panahon, kami ay darating sa loob ng 3 o 5 araw, mabilis na dagdag ng 1 pang tao. Marshall Peak, Kabanata 791. Nine Heavens Holy Land. Sa isang magandang tanawin, ang world energy dito ay napakayaman. Sa paligid ng mga bundok na ito, mayroong maraming katanji tangi at makapangyarihang mga hadlang na naghihiwalay sa teritoryong ito mula sa labas ng mundo. Nine Heavens Holy Land. Isang sinaunang puwersa na umiral mula noong sinaunang panahon, na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, ang lakas nito ay pambihira. Kahit na isinasaalang-alang ang buong mundo, ito ay walang pangalawa. Gayunpaman, sa sandaling dumating si Yang Kai dito, nakaramdam siya ng malungkot at solemn na nakapaligiran, marahil dahil bumagsak na ang matandang Holy Master at ang bagong Holy Master ay hindi pa humalili sa kanya. Ang Nine Heavens Holy Land, tulad ng Soaring Heaven Sect, ay napapalibutan din ng mga bundok, ngunit hindi tulad ng Soaring Heaven Sect's 100 Peak Array, ang Nine Heavens Holy Land ay mayroon lamang 9 na peak. Bagamat ang bilang ay medyo maliit, ang pagkakaayos ng 9 na taluktok na ito ay alinsunod sa makalangit na daan. Inayos ng Spirit Array ang 9 na taluktok na ito dahil ang pundasyon ay hindi mas masahol kaysa sa 100 Peak Array ng Soaring Heaven Sect, marahil ay mas mabuti pa. Kung ito man ay ang lakas ng pagtatanggol nito o ang bilis kung saan nakakalap ng World Energy, hindi ito mas mababa sa 100 Peak Array. Napapaligiran ng 9 na taluktok na ito, ang magagandang palasyo ay inayos sa isang kaakit-akit na kaguluhan, kung saan naninirahan ang libu-libong mga alagad. Ang buong Nine Heavens Holy Land ay parang isang paraiso, ngunit ito rin ay abala sa buhay. Si Xu Hui at ang iba pa ay bumalik sa Holy Land kasama si Yang Kai at An Ling Yir, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi sila bumalik ng tahimik, sa halip ay piniling pumasok sa isang napakagandang palasyo sa gitna ng Holy Land. Sa magkabilang gilid ng kalsada, paminsan-minsan, ang ilang mga disipulo ng Holy Land ay nagtitipon at magalang na sumasaludo kay Xu Hui at sa iba pa. Matapos makita si An Ling Yir, lahat sila ay tinawag ang pangalan ng saintes, hindi alintana kung sila ay lalaki o babae, matanda o bata, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagsamba at panatismo. Bilang nag-iisang tagalabas dito, halatang pinagtutuunan ng pansin si Yang Kai. Sa murang edad, ang dakilang Elder Xu Hui at ang iba ay magalang sa kanya, na ginagawang madali para sa iba na hulaan kung ano ang nangyayari. Ang mga bulong ay patuloy na nagmumula sa magkabilang panig habang ang mga disipulo ng Nine Heavens Holy Land ay tahimik na nakaturo kay Yang Kai, nag-iisip kung siya na ang susunod na Holy Master na natagpuan ng saintes, bawat isa sa kanilang mga mukha ay puno ng kuryosidad at pinanabik. Tila hanggat nagtagumpay si Yang Kai sa posisyon ng Holy Master, 9 na langit na Holy Land ay maliligtas. Ang ilan sa mga mas matalino ay natukoy na ang bagay na ito, at lahat sila ay yumukaw ng may paggalang kay Yang Kai. Si Yang Kai ay kalmado gaya ng dati, ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago. Rihim na namang hasi Xu Hui at ang iba pa, muling tumaas ang kanilang pagsusuri kay Yang Kai. Kahit na si Yang Kai ay mula sa Soaring Heaven Sect, sa huli, siya ay medyo bata pa. Sinadya siya ni Xu Hui sa landas na ito upang hayaan siyang maranasan ang kaunlaran ng Holy Land at ang lakas ng mga disipulo nito ng maaga, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng kaunting pangunawa sa Holy Land. Gayunpaman, kahit na sa harap ng gayong engranding labanan, si Yang Kai ay hindi nagpakita ng kahit kaytiting na bakas ng takot o gulat, sa halip ay nananatiling kalmado at kalmado, na parabang nakaranas siya ng isang malakas na bagyo, na naging dahilan upang si Xu Hui at ang iba pa ay medyo humanga. Ang ugali ng magiging Holy Master na ito ay tila pambihira. Si Xu Hui at ang iba pa ay nagpalitan ng tingin, na nararamdaman na ang taong ito ay dapat magtagumpay sa posisyon ng Holy Master. Sa daan, ito ay masigla. Sa harap ng isang palasyong gawa sa ginto at bato, ang lupa ay pinutol. Maringgal ang palasyo at maraming Halijing bato sa harapan nito. Ang mga Halijing bato ay inukitan ng mga dragon at phoenix, at lahat ng uri ng matangkad at parang buhay na mga imahe. Pagdating dito, tumalikod si Xu Hui at marahang iwinagayway ang kanyang kamay. Unti-unting nagkawatak-watak ang nakatingin ng mga disipulo ng Holy Land, ngunit ang puso ng lahat ay napuno ng pagdududa at pag-usisa, iniisip kung ano ang pinagmulan ni Yang Kai at kung kaya niyang palitan ang posisyon ng Holy Master at iligtas ang Holy Land mula sa kasalukuyang kalagayan nito. Little brother, please. Yumukaw si Xu Hui ng may paggalang. Napabuntong hininga si Yang Kai at sumimangot. Senior, bumisita lang ako sa Holy Land mo bilang bisita, kailangan pa bang maging ganoon kaformal? Nang marinig ito, naunawaan ni Xu Hui na tinatanggihan pa rin ni Yang Kai ang Holy Land at sila, bahagyang tumawa at tumango. Tama ang sinasabi ng kapatid, sabay na tayong pumasok.
N. Matapos makapasok sa palasyo, sa ilalim ng kaayusan ni Xu Wei, lahat ay umupo at makalipas ang ilang sandali, isang piging ang itinakda. Sa hitsura nito, si Xu Wei at ang iba ay naghahanda ng isang malugod na hapunan para kay Yang Kai. Sa piging, si Yang Kai ay hindi nagpakita ng labis na pagkainip, kinuha lamang ang mga bagay habang sila ay dumating, nakikipagpalitan ng mga toast kasama si Xu Wei at ang iba pa. Nalaman ni Yang Kai na hanggat walang binanggit ang matandang ito tungkol sa Holy Master ng Holy Land, madali siyang pakisamahan. Ang kanyang lakas ay malalim, ang kanyang seniority ay hindi mababa, ngunit siya ay madaling lapitan. Gayunpaman, nahulaan ni Yang Kai na ito ay may kinalaman sa mga intensyon ni Xu Wei. Kung ibang binata ang pumunta rito, hindi magiging ganoon kay tiyaga si Xu Wei. Nang umabot na sa kasukdulan ng alak, tinawag ang isang grupo ng mga batang babae. Sabay-sabay na tinutugtog ang musika habang kumakanta at sumasayaw sila. Ang bawat isa sa mga batang babae ay isang makalangit na kagandahan, at kahit na ang kanilang mga damit ay manipis, sila ay hindi nagsisiwalat. Higit pa rito, bawat isa sa kanila ay may magandang figure at kakaibang ugali, na nakakasilaw sa sino mang makakita sa kanila. Nasiyahan si Yang Kai sa eksenang ito ng may labis na interes, ang kanyang mga mata ay malinaw, nang walang kahit kititing na bahid ng kahalayan. Nakita ito ni An Linger, na nakaupo sa yulunan ng mesa, at ngumiti ng may kasiyahan. Pagkatapos ng ilang kasabikan, natapos ang piging at nagpaalam din si Xu Wei at ang iba pa kay Yang Kai. Wala ni isa sa kanila ang nagbanggit ng anumang bagay na hindi makalulugod kay Yang Kai, ang katulong na nangunguna sa daan para makapagpahinga si Yang Kai. Sa isang malaking silid, ang mga kurtina ay nakasabit ng mataas at ang sahig ay natatakpan ng isang velvet carpet. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga kakaibang bato na ginagamit para sa pag-iilaw, upang ang ilaw sa silid ay hindi madilim o maliwanag. May incense burner sa gitna ng silid, na iilawan ng mataas na uri ng mga pampalasa, na nagpapaginhawa at masaya sa mga tao. Gusto ba ng young lord na maligo? May paliguan sa side room, may inihanda na mainit na tubig. Mahinang tanong ng dalaga. Sumulyap si Yang Kai sa kanya, dahan-dahang umiling, at kumaway sa kanya. Maganda rin ang ugali ng dalaga, matikas na yumukaw bago umatras. Saglit na naghintay si Yang Kai sa silid bago naglakad patungo sa pinto at binuksan ito, lumingon kay An Lingir na nag-aalangan na nakatayo sa labas at nagtanong. Pumasok ka, para saan ka nakatayo dito? N. Ibinaba ni An Lingir ang kanyang ulo at pumasok sa silid. Halika, halika, hayaan mo akong kausapin ka. Hindi siya pinayagan ni Yang Kai na magpaliwanag, direktang hinawakan ang kamay ni An Lingir at kinaladkad siya patungo sa kama. Bahagyang namula ang mukha ni An Lingir, ngunit hindi siya tumutol, hinayaan siyang kaladka rin siya ni Yang Kai. Ilang sandali pa, umupo siya sa gilid ng kama, medyo kinakabahan. Umupo si Yang Kai na nakacross leg sa kama at tinitigan siya ng may mapait na ngiti. Inayos ni Xu Wei na palibutan ako ng mga disipulo ng Holy Land mo habang inaakit din ako ng mga mananayaw na iyon, tila wala siyang magandang intensyon. Gusto lang niyang mamanahin mo ang posisyon ng Holy Master, paano siya naging mapanloko? Higit pa rito, hindi lang sila mananayaw, lahat sila ay mga natatanging alagad ng aking Holy Land na sumailalim sa isang mahigpit na proseso ng pagpili. Tanging kapag dumating ang mga pinakakilalang panauhin ay lalabas sila upang magtanghal ng isang sayaw. Itinikom ni An Lingir ang kanyang mapupulang labi at tinitigan siya ng may hinanakit. Ayaw mo bang maging Holy Master? Hindi talaga. Umiling si Yang Kai, sumimangot saglit bago nagtanong. Sabihin mo sa akin ang totoo, totoo ba ang sinabi ni Xu Wei noon? Ano? Pagkatapos mo akong piliin, hindi ka na makakapili ng iba. Malumanay na tumanggo si An Lingir. Kakaiba talaga ang Holy Land mo. No matter what, outsider pa rin ako. Napaka-importanteng posisyon ng Holy Master, bakit hindi ka pumili sa loob? Bahagyang ngumiti si An Lingir. Ito ang tuntunin mula pa noong sinaunang panahon. Marahil ay narinig mo na ang bawat Holy Master ng ating Holy Land ay ibinalik ng mga saintes. Narinig ko na ito dati. Sa pangkalahatan ay ganito, ngunit mayroon lamang isang pagbubukod. Naaalala ko na ito ay naitala sa mga sinaunang talaan na mga 100 taon na ang nakalilipas, ang Holy Master ng henerasyong iyon ay orihinal na isang disipulo ng Holy Land, at ang mga Divine Girl ay lahat ay may isang reaksyon sa kanya, kaya ang disipulong iyon ay naging Holy Master ng henerasyong iyon, ngunit mula noon, hindi na naulit ang ganoong sitwasyon. Nahihirapang hanapin sila, si Shaolian at ang iba pa ay hindi magkakaroon ng pagkasabi nito, ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot at ang kanyang mga mata ay naging pula. Aking pakikiramay. Hindi alam ni Yang Kai kung paano siya aliwin.
Pinunasan ni Anling Ir ang gilid ng kanyang mga mata at huminga ng malalim para pakalmeyan ang sarili. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, sinabi niya, "Kung pipilitin mong hindi maging Holy Master, tutulungan kitang kausapin ang dakilang elder at tingnan kung makakagawa sila ng exception. Huwag kang magsalita, walang kwenta." Umiling si Yang Kai. "Dahil napagpasyahan na ni Shu Wei at ng iba pa na ako lang ang kandidato, hindi mahalaga kung sino ang magtangkang hikayatin sila. Kung ganoon, ano ang tungkol sa iyo?" "Mahirap." Bamantong hininga si Yang Kai. Bagamat si Shu Wei at ang iba pa ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman sa kanya, ang kanilang determinasyon ay nagbigay ng sakit sa ulo ni Yang Kai. Kung hindi dahil sa maikling habang buhay ng Nine Heavens Holy Lands Holy Master, hindi tatuto si Yang Kai na maging susunod na Holy Master. Pagkatapos maging Holy Master, maaari niyang harapin ang matandang asong iyon na si Shu Wei at ilabas ang kanyang galit. Gayunpaman, dahil sa mga kakulangan, walang pagpipilian si Yang Kai kundi ang lumayo sa posisyon ng Holy Master. Medyo nahihiya din si Anling Ir, nakakunot ang noo niya habang mahinang sinabi. "Kahit ano paman, dapat manatili ka muna rito. Maaring nasa labas si Saint Esnan, kaya hindi ligtas para sa iyo na lumabas. Maghintay ng ilang araw at tingnan kung ano ang nangyayari. Yun lang ang kaya ko." Tumanggo si Yang Kai. "Tama, mahihirapan akong magpasa ng mensahe sa Soaring Heaven Sect para sa akin. Sabihin mo sa kanila na ayos lang ako at hindi nila kailangang mag-alala. Magtiwala ka, ihahatid ko ang iyong mensahe." Tumanggo si Anling Ir. "Maraming salamat. Hindi na kailangang maging magalang." Tumiti si Anling Ir, tila gumanda ang mood niya habang siya ay bumangon at sinabing, "Pagkatapos ay magpahinga ka na, babalik muna ako. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, I'll ipaayos ito ni Shu Wei at ng iba pa para sa iyo." Pagkaalis ni Anling Ir, naging marangal ang ekspresyon ni Yang Kai habang tahimik niyang inilabas ang kanyang divine sense upang siyasatin ang kanyang paligid. Di nakakagulat, maraming mga master ang nakaayos sa paligid ng palasyo, lahat sila ay tahimik na naghihintay, malamang na sinusubaybayan ang bawat kilos ni Yang Kai. Bahagyang tumanggo si Yang Kai ngunit walang pakialam, alam na ang lahat ng ito ay inayos ni Shu Wei. Gayunpaman, wala siyang planong umalis sa Nine Heavens Holy Land ngayon. Gaya ng sinabi ni Anling Ir, maaaring naghihintay si Saint Esnan sa labas. Sa sandaling umalis siya sa barrier ng siyam na taluktok, lalakad siya patungo sa isang bitag. Bago siya magkaroon ng praktikal na paraan para maalis si Saint Esnan, ayaw kumilos ni Yang Kai ng padalus delos. Ang mga tao ng Nine Heavens Holy Land ay walang anumang malisyosong intensyon sa kanya, gusto lang nilang siya ang maging susunod na Holy Master. Hanggat matigas ang kanyang ulo na tumanggi, wala silang magagawa tungkol dito. Sinamantala ang pagkakataong ito, nagpa siya si Yang Kai na pagsamahin ang kanyang kamakailang nasira sa pamamagitan ng paglilinang. Pagpapas siya niya, naging mas maganda ang mood ni Yang Kai. Martial Peak, Kabanata 772. Gusto niya ng lakas. Gamit ang kanyang divine sense upang tumagos sa bawat pulgada ng kanyang balat, sinimulang suriin ni Yang Kai ang mga pagbabago sa Yuan Qi ng kanyang pangangatawan. Matapos makapasok sa Second Order Transcendent Realm, naramdaman ni Yang Kai na ang density at kadalisayan ng kanyang Yuan Qi ay bumuti ng malaki. Bukod dito, ang kanyang pisikal na katawan ay naging mas malakas din sa mga laban ng buhay at kamatayan. Ang espiritual na enerhiya ni Yang Kai ay bumuti din ng husto. Sa ilalim ng patuloy na pagpapakain ng six-colored soul warming lotus, ang tagumpay na ito ay nagbigay daan sa paglilinang ng kaluluwa ni Yang Kai na makaranas ng isang kasiya siyang paglaki. Nadama ni Yang Kai na ang kanyang kasalukuyang espiritual na enerhiya ay hindi dapat mas mababa sa isang first order saint sa isang head-on clash. Kasama ng malupit at misteryosong kapangyarihan ng kanyang conflagrated knowledge si, kung talagang pipiliin ng isang ordinaryong first order saint na labanan siya sa ganitong paraan, malamang na magduse sila ng malaking kabiguan. Si Yang Kai ay mayroon ding Soul Battle Hall, isang artifact na maaaring puwersahang ay dragang soul avatar ng kanyang kaaway sa kanyang espasyo at makisali sa isang labanan sa Divine Sense. Ang lahat ng mga salik na ito ay lubos na nagpapataas ng kumpiyansa ni Yang Kai. Ang mga kasawian at kabiguan na naranasan niya sa nakalipas na taon ay naging motibasyon at pagkakataon para sa kanya na lumakas. Ang sinumang eksperto ay makakakuha lamang ng mga insight at karanasan sa mga laban sa buhay at kamatayan na hindi nila karaniwang makukuha. Kapag nasa bingit na sila ng kamatayan, malinaw nilang mauunawaan ang ilang bagay na karaniwan nang hindi nila mauunawaan. Masasabing ang bawat matagumpay na cultivator ay nakaranas ng mga sitwasyon sa buhay o kamatayan at nagtataglay ng isang espiritu na hindi natatakot sa kamatayan, na nagpapahintulot sa kanila na maging mas malakas at mas malakas sa harap ng kahirapan.
Ang ganitong uri ng pinapaboryan na anak ni Heaven na lumaki sa isang greenhouse ay magiging maayos kung ang kanilang landas tungo sa kapanahunan ay maayos na paglalayag, ngunit kung makatagpo sila ng kahit kititing na pag-urong, hindi na sila makakabangon at sa huli ay mamamatay ng bata pa, nawawala sa paningin. Si Yang Kai ay kabilang sa dating. Mula nang magsimula siyang magtanim, ang kanyang landas ay puno ng mga tinak at tinak. Sa daan, nalampasan niya ang hindi mabilang na mga hadlang, gumagala sa pagitan ng buhay at kamatayan ng hindi mabilang na beses, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng isang paglilinang na higit na nalampasan ng kanyang mga kapantay. Ang lahat ng mayroon siya ngayon ay masasabing nakamit ni Yang Kai hakbang-hakbang. Hindi ito swerte. Hindi rin ito nagkataon. Napagtanto ang lahat ng ito, ang estado ng pag-iisip ni Yang Kai ay unti-unting sumailalim sa ilang banayad na mga pagbabago, nagiging mas kumpiyansa, napakiramdam na hanggat siya ay binibigyan ng oras, siya ay makakatayo sa tuktok ng Marshall daw at makaligtaan ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Pinipigilan ang kanyang pananabik, ipinagpatuloy ni Yang Kai ang pagsusuri sa kanyang katawan. Nagulat siya at nagulat siya. Ang dami ng gintong dugo na dumadaloy sa kanyang katawan ay tila tumaas ng husto. Parehong sinabi ni Nali Rong at Han Fei na kapag ang dugong dumadaloy sa katawan ng isang tao ay ganap na naging ginto, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng dugo ng Demon God na nagbibigay sa isa ng parehong antas ng kapangyarihan tulad ng Great Demon God. Ang dakilang damanak na Diyos ay isang alamat lamang. Noong panahong iyon, kinilala siya bilang numero unong eksperto sa mundo ng lahat ng tatlong lahi. Sa kanyang panahon, walang nang ahas na hamanin ang kanyang prestihiyo. Ang dugo ng Golden Demon God ay walang katapusang gamit. Dahil sa dugo ng Demon God sa kanyang katawan, napakalakas ng katawan ni Yang Kai at napaka-abnormal ng kanyang kakayahan sa pagbawi. Mahirap para kay Yang Kai na isipin kung gaano kalakas ang kanyang katawan kapag ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay naging ginto. Napakatigas ng pangangatawan ng Ancient Demon Clan. Dahil din ito sa bloodline ng Demon God. Kung ikukumpara sa kanila, walang alinlangang mas orthodox siya. Mas dalisay. Ang paglubog ng kanyang kamalayan sa espasyo ng Black Book at pakikipag-usap sa Divine Tree, ang katawan ni Yang Kai ay nagsimulang magpaikot ng sarili nitong secret art at nagsimulang magtanim. Habang lumalaki si Yang Kai, ang Divine Tree ay nagpatuloy din sa pagunlad at paglaki. Sa pahintulot ni Yang Kai, ang Divine Tree ay sumisip-sip ng isang patak ng Myriad Drug Liquid araw-araw. Sa tulong na ito, tila naging mas malinaw ang kamalayan nito at tumaas din ang IQ nito. Ngayon, hindi lamang ito malinaw na nakipag-usap kay Yang Kai, magkukusa pa itong magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan. Parang bata si Yang Kai, buong pusong sinasagot ang mga tanong nito. Mabilis na lumipas ang oras, at mahigit 2 buwan na ang lumipas mula nang dumating si Yang Kai sa Nine Heavens Holy Land. Pagkaraan ng mahabang panahon, unti-unting nazanay si Yang Kai sa Nine Heavens Holy Land. Bukod sa hindi siya madaling makaalis, medyo maganda ang treatment na natanggap niya rito. Tila tinanggap siya ng dakilang Elder Shu Wei at ng iba pang mga elder na may pinakamataas na pamantayan, hindi lamang nagbibigay sa kanya ng malaking bilang ng mga table tas para sa paglilinang, ngunit nagpadala din ng ilang bata at magagandang alipin upang alagaan siya. Ibinigay pa nila kay Yang Kai ang marami sa Nine Heavens Holy Lands martial skills at secret arts para sa kanyang sanggunian. Hindi tumanggi si Yang Kai kahit kanino, at bukod sa mga alilang babae na hindi niya ginalaw, lahat ng iba ay pinakitunguhan ng maayos, inilulubog ang kanyang sarili sa cultivation buong araw, mabilis na pinagsama ang kanyang Second Order Transcendent Cultivation. Dumating din si Shu Wei at ang iba pang mga elder upang bisitahin si Yang Kai paminsan-minsan, nakikipag-chat sa kanya tungkol sa pang-araw-araw na buhay, hindi kailanman binanggit ang usapin ng paghalili sa posisyon ng Holy Master. Paminsan-minsan, kapag may libreng oras sila, dinadala ni Shu Wei at ng iba pang elder si Yang Kai upang libutin ang Nine Peaks ng Holy Land, na ipinapakita sa kanya ang kagandahan at lalim ng Holy Land. Malinaw na umaasa silang mapabilib si Yang Kai sa ganitong paraan kaya siya ang magkusa na tanggapin ang posisyong ito. Sa kasamaang palad, pagkaraan ng 2 buwan, walang nangyari, na naging sanhi ng pagkabalisa ni Shu Wei at ng iba pang mga elder at unti-unting nawawalan ng pasensya. Sa tuktok ng isa sa 9 na taluktok, sa loob ng isang napakagandang gusali, ang mga elder at protector ng Holy Land ay nagtipon, na pinamumunuan ni Shu Wei, at may pinag-uusapan. Ang buong Nine Heavens Holy Land ay orihinal na may malakas na lineup. Ang matandang Holy Master ay isang pinakamataas na Third Order Saint habang sina Saint Esnan at Shu Wei ay parehong Second Order Saints. Para sa mga natitirang elder at protectors, sina Yu Ying, Luo Sheng, Shi Kun, Meng Tianfei, at Cheng Yutong ay pawang mga First Order Saints, kung saan parehong babae sina Yu Ying at Cheng Yutong.
Para sa isang mahusay na puwersa na magkaroon ng napakaraming mga master ng Saint Realm ay napakabihirang kahit na isinasaalang-alang ang buong mundo. Dakilang Elder, ano ang saloobin ng magiging Holy Master? Si Yu Ying ay isang magandang nasa katanghaliang gulang na babae. Nakasuot siya ng matangkad na pulang damit na kitang-kita ang kanyang matambok at mature na katawan. Ang kanyang balat ay kumikinang at translucent, at ang kanyang tindig ay namumukontingi at eleganteng. Mayroon siyang pares ng matubig na mga mata na hugis almond na kumikinang habang bahagyang ibinuka ang mapupulang labi at nagtanong. Nang marinig ang kanyang tanong, lahat ay nag-aalalang tumingin kay Xu Wei. Sumimangot si Xu Wei at bamaantong hininga. Siya ay ganoon pa rin, tumatangging gumalaw. Bagamat sadyang hindi ko binanggit ang bagay na ito sa panahong ito, nararamdaman kong wala siyang intensyon na maging Holy Master. Medyo kawili-wili ang maliit na brat na ito. Si Luo Sheng ay may hitsura ng pagkamangha habang bumubulong. Sino sa mundong ito ang hindi gustong maging sect master ng ating Nine Heavens Holy Land, na maabot ang langit sa isang hangganan? Bakit? Masyado na ba siyang walang pakialam pagdating sa amin? Parang pinipilit namin siyang gawin yon. Pansinin mo ang iyong mga salita, iyon ang magiging Holy Master, hindi isang maliit na brat. Si Cheng Yutong, na nakasuot ng puting damit at naglalabas ng malamig na aura, ay sinama ng tingin si Luo Sheng, dahilan para mapangiti ang huli bago tumingin sa dakilang Elder Xu Wei. Nang makitang hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng galit, gamaan ang pakiramdam ni Luo Sheng. Pero kakaiba talaga. Bahagyang sumimangot si Cheng Yutong. Hindi kaya niya gusto ang Holy Land ko. Paano kaya iyon? Tumuso si Shikon. Bagaman bumagsak na ang matandang Holy Master ng aking Holy Land, isa pa rin itong dakilang puwersa na pangalawa. Kahit sa katanyagan o lakas, mas mataas pa rin ito sa kanyang Soaring Heaven Sect, kaya paanong hindi siya magiging interesado? Sa loob. Posible yan. Biglang sinabi ni Xu Wei. Sa panahong ito, pinangunahan ko siyang libuti ng siyam na taluktok at ipinakita sa kanya ang pamana ng Holy Land. Bagamat narinig kong pinuri niya ako ng husto, hindi ako nakaramdam ng pagkagulat gaya ng naisip ko. Para bang nasa ang kanyang mga mata, ang lahat ng ito ay hindi hihigit sa isang dumaraan na ulap. Ah, itong munting brat. Ahem, ganito ba talaga ang magiging Holy Master? Labis na nagulat si Luo Sheng. Great Elder, alam mo ba kung ano ang gusto niya? Magagawa natin ang kanyang mga interes. Mungkahi ni Meng Fei. Iminungkahi ni Meng Tianfei. Ang Holy Land ay hindi maaaring walang pinuno. Halos isang taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang nakaraang Holy Master. Mabuti kung ang hinaharap na Holy Master ay hindi natagpuan, ngunit ngayon na siya ay nasa loob na ng Holy Land, buong araw ding pinag-uusapan ng mga disipulo kung bakit hindi pa ginagawa ang succession ceremony. Kung magpapatuloy ito, walang pusong linangin ang mga disipulo, na hindi magandang bagay. And, tumanggol din si Yu Ying. Kung alam natin kung ano ang gusto niya, maaari nating panatilihin siya dito. At least, kailangan nating iparamdam sa kanya ang pagiging kabilang sa Holy Land. Doon lang natin masisiguro na ang kasaganaan ng Holy Land ay magagarantiyahan. Dapat gusto niya ng lakas. Lumiwanag ang mga mata ni Xu Wei. Pagkatapos ng pagmasdan sa kanya ng ilang sandali, nalaman ko na ang kanyang paghahangad ng lakas ay ang tanging pare-pareho. Bukod pa riyan, ang lahat ng iba ay tila isang distraction lamang sa kanya. Manatili ka sa kanya, hindi man lang niya sila sinulyapan. May lalaki ba sa mundong ito na ayaw sa magagandang babae? Halos lumuwa ang mga mata ni Luo Sheng sa kanilang mga saksakan, na puno ng hindi makapaniwalang tingin ang kanyang mukha. Sa tingin mo ba lahat ay katulad mo, malubag? Malamig na umuso si Yu Ying, na nagpapakita ng hindi nasisiyahang ekspresyon. Biglang nakaramdam ng awkward si Luo Sheng. May gusto kaya siya sa Her Highness the Saintess kaya naman siya nagkakaganito. Biglang naisip ni Cheng Yutong ang isang posibilidad. Sa harap ng babaeng hinahangaan nila, walang lalaking nang ahas na ipakita ang kanyang maliikot na side, madalas na sadyang ipakita ang kanyang heroic side para maakit ang kanilang atensyon. Kung ito ay dahil sa Saintess Anlingir, si Yang Kai ay kumilos ng ganito ay hindi pangkaraniwan. Lahat ng naroroon ay nakaranas at nagkaroon ng malalim na pag-unawa dito. Nang marinig ito, tuloy-tuloy silang tumanggo. Mapait na umiti si Xu Wei. Hindi iyon ang kaso, ito ay eksaktong kabaligtaran. Para bang ang Her Highness the Saintess ay nahulog sa kanya, ngunit tinatrato lamang siya nito bilang isang kaibigan. Kaawa-awang lingir. Hindi napigilan ni na Yu Ying at Cheng Yutong na makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Pareho nilang napanood ang paglaki ni Anling, kaya natural na may nararamdaman sila para sa kanya. Ang hinaharap na Holy Master ay hindi isang ordinaryong tao. Biglang bamantong hininga si Xu Wei. Hindi pa ako nakakita ng ganoong batang Second Order Transcendent, mayroon ba sa inyo?
Napailing ang lahat. Soaring Heaven Sect. Isang hindi kapani-paniwalang karakter ang lumitaw, ngunit ang nakakapagtaka sa akin ay hindi pa ako nakarinig ng kahit ano tungkol sa kanya. Kakaiba. At saka, nakatakas siya mula sa pagkakahawak ni Demon General Zuli kasama ang Saintess, hindi ko maisip kung paano niya ginawa iyon. Nagawa pa niyang makatakas mula sa pagkakahawak ni Saintess Nan.